Tiniyak ng hukbong sundatahan ng Pilipinas na nakatutok din ito sa pakikidigma kahit sa cyber attacks. Inihigyaan ng liderato ng AFP sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army. At kahit hindi nakadalo, nagpaabot naman ng pagsaludo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Mainit na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga miyembro ng Philippine Army kasabay ng 127th taong anibersaryo ng institusyon. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin para tiyakin ang kapayapaan sa bansa. Lalo't hindi na lamang external defense ang tinututukan ngayon ng Army, kundi pinalakas na rin ang kanilang internal defense. I give my snappiest salute to the Philippine Army's officers, enlisted personnel, civilian employees, as well as our partners and force multipliers in our communities for the significant roles you play in the accomplishment of the Army's mission. Thank you for your service to our country, which you have enthusiastically rendered without expecting any prize or reward in return. Kinilala din ng punong ehekutibo ang liderato ni Lieutenant General Roy Galido na Commanding General ng Philippine Army sa pagtutulak ng pagbabago sa loob ng Army, gayon din ang pagpapataas ng moral ng mga sundalo at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng trainings. As we march onward to the bagong Pilipinas that we aspire for, we need to transform our Army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Kasabay nito, hinimok din ng punong ehekutibo ang Army na pagtibayin pa ang pagtugon sa pag-usbong ng cyber threats. I urge the Philippine Army to bolster its cybersecurity capabilities to keep up with the rapid technological advancements and help maintain the country's security and stability. Bagay na tinutugunan na raw ngayon ng AFP. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, tutok ngayon ang sandatahang lakas sa pagpapalakas ng cyber defense at cyber warfare capability nito. We can fight in the cyber domain even with just a laptop, no? Or even pati nga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. And alam naman natin na ang mga Pilipino ay magagaling, no, sa cyber. So we are going to harness that skill of the Filipinos in order for us to develop a highly competent and capable cyber warrior. Nakatakda na rin kumuha ang AFP ng mga karagdagang personnel na bihasa sa larangan ng cyber. Hindi naman kinakailangan na talagang magaling na sila, because we will train them also in cyber defense, both passive and active defense. Ipinagmalaki naman ng Philippine Army ang mga asset nito sa kanilang 127th anniversary ngayong araw, kabilang na riyan ang mga artillery assets, armored truck, helicopter at iba pa. Gayun din ang ilang kapabilidad ng mga sundalo, kabilang na ang mass jump at military freefall. Gayun din ang husay ng mga ito sa paggamit ng arnis na ayon sa AFP ay ituturo na rin sa Navy at Air Force. Your 127-year-old Army is and will be committed to continuous learning and development, especially in our training and education to adapt to the new security challenges. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.